Oh, bakit natin nasabi? Eh, kung di ba naman gago. Oh, sabi niya noon, noong sinabi niya, eh, papayag ba kayo na pamunuan tayo ulit na magnanakaw? Nanakawan tayong ulit niyan. Tapos siya pa yung nagpakalat nung kailangan lahat ng mga presidential ball magpa-drug test. Puta ka, mukat-mukat mo, nandudun siya sa ticket ng administrasyon, animal yan. O, pero na-realize din niya. Kasi, hindi na nga siya sikat, ang dami na ngang galit sa kanya. Tangin na, mas dumami pa yung galit sa kanya lalo noong itinaas yung kamay niya ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, nagdesisyon na siya. Sabi niya, shit, wait. Nagkamali ako. Hindi na pala ako tatakbo sa partido nila. Anak ng tinapay kayo, panindigan nyo naman yung sinasabi nyo para malaman naman ng taong bayan na talagang kayo, may mga bayag kayo. Hindi yung, utsa, kapit kayo sa malakas eh. Malakas magnakaw. Di umano ha. Di umano. Oh, di umano. Ngayon, for the longest time, ito si Senator, tumatakbo to independent. Noong ang tumakbo ng presidente to, independent eh. Nagtataka ako, tatakbo ka ng senador, bakit ka sasama sa grupo nila? Eh, kaya mo naman mag-isa, you've been winning nang tumatakbo kang mag-isa. Na-realize siya siguro, oo nga no, bakit ako sumama sa kanila? Ewan ko sa'yo, loko-loko ka eh. Oo. Pero at least, mga bossing, pero at least, etong si Panfilo Lacson, medyo as early as ano, nakita niya na eh. Pagbaba niya dun sa barko, putay na marami ng tubig. O, pagtingin niya dun sa barko, marami ng tubig, mga bossing, palubog eh. O, kaya hindi niya sinabihan yung mga kasama niya. Sabi niya, wait, magsuswimming lang ako. So, lumundag ito si Panfilo Lacson. Iniwan niya yung isang traidor na si Manny Pacquiao. Nasabi rin niya dati, hahabulin daw niya ang mga Marcos sa lahat ng mga ninakaw nila. Pero ngayon, tumatakbo si Pacquiao under sa ticket. Nung hahabulin niya na, walang hiya ka Pacquiao. Akala ko ba hahabulin mo? Kaya mo pala hinahabol, gusto mo maging kaibigan, hayop ka. Damuhu ka Pacquiao. Hahabulin mo ha, yung pala nung nahabol mo, totropahin mo. Abay gago. Walang hiya ka. Oh, so mabuti pa si Lacson kahit papano lumundag. Actually, ikaw Pacquiao, kaya mo rin naman manalo kahit mag-isa ka eh. Sa daming tangang Pilipino, maraming buboto sa'yo, sigurado. Pero putya, yung kainin mo yung laway mo, kainin mo yung suka mo, kainin mo yung tae mo na habulin mo si Bongbong dahil sa mga ninakaw ng mga magulang niya, tangina ngayon, kakampi mo na, abnormal ka. Walang hiya. Ay, pakinggan natin yung sasabihin ni Panfilo Lacson. Bakit ano? Bakit siya ay tumiwalag na sa mga sindikato? Ay, mali. Tumiwalag na sa ticket. Today, I officially announce my resignation as chairman and member of Partido ng Demokratikong Reforma, which effectively makes me an... Yun naman pala. Dahil siya ang chairman ng Partido Demokratiko ng Reforma na inabsorb ng ano ng partido ni Bongbong, napilitan siyang tumakbo. Unang-una sa lahat, sir, ikaw ang chairman eh. Ikaw ang chairman, nagpa-absorb ka sa partido ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, noon pa lang bumaligtad ka na. Kaya lang nakita mo that what you did was the most unpopular thing. Kaya ngayon, gusto mong dumistansya. E di sana, nung ina-absorb nung partido ni Marcos yung partido mo na ikaw yung chairman, di sana nag-resign ka na as a chairman noon pa. Bakit ngayon ka lang nagre-resign as a chairman noong ikinandidato ka na? O kasi nabisto ka.
Okay ka naman sana eh, Ping Lacson eh. Pero yun lang naman ang gusto ng mga Pilipino, yung ipaglaban sila. Kaya lang, paano mo kami ipaglalaban ng mga Pilipino, animal yan, kung yung sarili mo, yung paninindigan mo, hindi mo kayang ipaglaban? Paano pa kami? Diba? Ako, personally, iboboto ko naman to. Kung hindi lang siya kumampi sa mga kawatan. Eh, kumampi siya eh. O tapos ngayon, hinayaan niya na yung partido na siya yung chairman, ma-absorb nung partido nila. Kung talagang ayaw mo sa gobyerno, ginagawang kapalian ng gobyerno, at nakita mo na marami naman talagang kapalpakan yung gobyerno, sana nung ina-absorb nila yung iyong partido, tumiwalag ka na sa partido. Eh ngayon ka lang tumiwalag eh. Ibig sabihin, kaya ka tumiwalag ngayon kasi napaso ka na. Nakiramdam ka. Oh, so mali yun. Hindi dapat isinusugal, sir. Dapat ang paninindigan, tatayuan mo yan. Hindi mo isinusugal yan. Kapag mali, dapat hindi mo sinasamahan. Lajingski, salamat kaayo. OFW mamita. Oh, hindi ba? O sige, diretso. Okay naman si Ping, sabi ni Tim. Oo nga, okay naman. Kaya lang kung as early as now, pinakikita na nila yung katrapuhan nila. As early as now, mga balimbing na sila, bakit pa natin bibigyan ng pagkakataon? Hindi ba parang halimbawa, nag-a-apply sa'yo ng trabaho? Nag-a-apply sa'yo ng trabaho, tapos nakita mo yung history niya, tayo na niyan, buwan-buwan iba yung kumpanya niya. O, halimbawa, oh yes, oh, so ano ang weakness mo? Diba? Oo, bakit mo nasabi na ikaw ay fit dito sa trabaho na to? Why will I hire you? Diba? Ganun yung mga tanong eh. Tell me something about yourself that is not on your or in your resume. Or not in your CV. May mga ganun eh. Tapos, pag-check mo nung kanyang CV or resume or biodata, putyan, tanda na nung biodata. Pag-check mo nung biodata niya, putyan, dami niya ng experience. Putyan, ilang taon pa lang siya, meron na siyang 20 experience. Ang lupit. Tapos pagtingin mo, yung experience niya, buwan-buwan iba. May ano siya dito, promodizer siya dito, waiter siya dito, paiba-iba buwan-buwan. So, ibig sabihin, jumper. Ibig sabihin, mahilig siyang mag-resign. Mahilig siyang lumipat, lipat, lipat ng trabaho. So may pattern siya, mga bossing, ng pagiging ningas kugon, magaling lang sa simula. Pag may nahanap na namang magandang opportunity, alis na naman. Walang loyalty. Tama, wala siyang loyalty. So bakit mo pa tatanggapin yung isang aplikante na ganun ang record? Oo, ang tawag sa amin yan, hopper. Oo, matindi yun. Iba-ibang trabaho sa isang, ano, ha, sa isang buwan. O ngayon, mag-a-apply sa'yo yung ganun tao. O anong gagawin mo? Ay, tatanggapin mo ba sa trabaho yun? Kung wala nga siyang loyalty sa mga previous job niya, lalo pa kaya sa'yo. O di ba? So, igigisa ka sa sarili mo mantika niyan. O ganun yun, mga bossing. So, yun ang tingin ko. Ewan ko sa inyo. O basta ako, yun lang ang opinion ko. I may be wrong, I may be right. Oh, basta opinion lang yan. Freedom of expression. Expression, ha? Pucha, expression. Independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections. Yesterday, I was informed by the party president, former Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, that their slate in Davao del Norte, led by Party Secretary General and Provincial Governor Edwin Bubahil, has decided to endorse another presidential candidate. Considering that it is at the behest of this past year officials that I was recruited as a party member. Oh, pero wag kayong mag-alala, luma na yan. Luma na tong video na to. Oh, ito yung kanyang pag-alis din, pag-alis-alis, paglipat-lipat. So
So ganyan si Ping. Mahilig siyang lumipat-lipat. Oo, mahilig siyang umalis. Mahilig siyang lumipat dito, pumunta rito. Mahilig siyang umatras. At di umano, oh, at di umano, umatras na siya, mga bossing, sa kanyang ano, sa kanyang yung pagtakbo under the ticket of itong ating ano, itong ating administration.